Hello everyone, my name is Mark Vermeer, and today marks our very first activity in C++ programming, and that is yung pag-display ng output. I know na ipakita ko na ito sa previous video, pero doon kasi hanggang sa isang pag-run lang tayo. This time, i-discuss ko sa inyo yung mga necessary terms na nakapaloob pa rito. And to make this activity even more exciting, may need tayong goal for today. Dapat magawa natin to. A little information about yourselves, about me, and quite an about me page. That's konting information about yourselves, and nakagaya yung format. Got it? Okay. How to start? First, i-refresh lang natin yung knowledge nyo about dito sa line na ito. What does this line do? Ang ginagawa niya ay i-print out yung word na hello world. Simple lang. Now, ano yung mga tumulong para ma-print out yung word na yan? So, meron tayong mga necessary terms, yung cout, which is the actual command na need mo para makapag-display ng output. Pero hindi siya mag-work ng sarili niya lang. Meron siyang mga other symbols na kailangan pa, which is yung this one. Ang tawag dito ay insertion operator. You connect here yung need mong text na i-display, which is this one. Actually, this line is mag-work na by itself as long as meron siyang semicolon dito. Try natin i-run ulit. Close muna natin. Then, rebuild and run. Ganon. Now, ano yung tinanggal kong mga terms kanina? Yung insertion operator, saka ENDL. ENDL stands for end line. So, ang end line kasi, what comes after it is napupunta sa ibaba. Try natin na magdugtong ulit ng word sa kanya. Hello. Now, let's see kung ano magiging result nito. So, hello world. Hello. Now, paano nangyari yun? Ang endline kasi is parang nag-i-indicate sa program natin na whatever comes after it is mapupunta sa baba. So, hello world, then endline, punta sa baba, whatever comes next to it, which is yung hello. Continue pa rin gets, try natin mag-endline ulit. Hello again. Build and run. Yan. Hello world. Hello. Hello again. So parang first line, second line, third line. Yung end line natin is parang ang equivalent niya sa keyboard is enter. Ganun. Ma-achieve na kaya natin yung goal natin for today gamit ang knowledge nito? Hindi. Meron pa tayong need na malaman, which is yung tab. So try natin burahin to. Try natin na gawin tong example na to. Name Mark Vermeer. See out. Don't forget this one. Then, name. And, ang equivalent ng tab is yung ganito. Backslash, then T. And, i-connect natin yan sa email. Pause muna natin to. Then, build and run. Okay. Name is Mark Vermeer. Now, how to connect the other one? So, ulit-ulitin lang natin. Now, since nasa baba siya, anong gagawin natin? Of course, yung end line. Maglagay tayo ng end line dito. Or, ang another equivalent nito is, pwede mong ilagay yung ganito na lang. Backslash end. Pares lang din naman yung kanyang meaning. New line din. Try natin. See out tayo dito ng age. Tap tayo. Then, 16. Then, it's important na yung mga ganito, yung may backslash, is nasa loob ng double quotation mark. Kapag wala, mag-error yan. Natin. Okay, great. Malapit na tayo sa goal natin. Ano yung kailangan pang isa? Which is yung zodiac is Aries. Space, or pwedeng kahit walang space itong mga to, okay lang din. Ang tab is equivalent to, I think, 4 spaces or 5 spaces. Ganun. Zodiac is Aries. Okay. Great. Actually, kahit wala to na insertion operator sa dito kasi since pwede mo naman siyang pag-isahin, try natin.
see, same result. Ang kulang na lang is yung about me. Title sa taas. About me. Then, for example, dalawang new line. And may column. So, that's it. Nagawa na natin. Check na natin. Okay, same result. So today, natutunan ninyo yung meaning ng cout. Nalaman nyo kung anong tawag dito. Ang tawag dito ay search and operator. Then, nalaman din ninyo na need ng semicolon to end a programming statement. Ang semicolon ninyo sa programming is equivalent to a period in a sentence. Without it, malilito ang compiler natin kung anong gagawin. Mag-error siya. To verify if nag-error nga, actually, yan na yung marker ng error natin. Pero, pwede mong i-check sa logs. View logs. Sabi dito, error expected semicolon before C out. May missing na semicolon dito. Let's run again. Okay, great. So that's all for today. Thank you for watching this and see you on the next video. Thank you.